Before the video starts, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para sa ating video updates. Maraming salamat mga ka-sounds. Good day mga ka-sounds, welcome back to my channel. Ngayong araw na to, yung topic natin is yung Joson Moon natin. Susubukan natin ito sa pang video okay player. Kakabitan natin ito ng Platinum Junior to na video okay player. So yung nakaraan natin, Joson Jupiter yung tinest natin sa ating video okay. Ngayon naman is yung Joson Moon. Gagamitan natin ito ulit ng wireless na microphone. So kakabitan ulit natin siya ng KS450 na D10 natin kung makikita nyo. So kung makikita nyo, ginawan pala natin yung KS450 natin ng patungan niya para medyo umangat siya, no? Kasi gagawin na natin siyang pang monitor speaker kung sakali na mag-setup tayo sa stage. So okay na okay yung ganitong setup na may monitor speaker kasi paborito sa mga MC, sa mga nagsasalita sa stage, no, para maririnig nila yung kanilang boses. So ngayon, subukan natin tong Joson Moon natin sa video key player. So bagong lahat, no, ipapakita ko sa inyo yung demo kung paano ito i-connect sa ating video key player kasi marami pa rin nagtatanong sa atin. Pero kung napanood nyo yung aking video sa Joson Jupiter, is same lang naman yung connection doon, ibang connector lang yung ginamit kasi yung ating Joson Jupiter is integrated semi power amplifier, no. So ngayon, ipapakita ko na lang yung ating connection kasi pag may mga baguhan na masampa dito sa video na ito is nagtatanong pa rin sila kung paano yung connection. So bago tayo magsimula, yung mga connectors na gagamitin natin is isang pares ng red white na RCA to RCA. Tapos sa isang RCA na kulay yellow, no. So ngayon gagamit tayo ng color coding. Yung nakaraan hindi tayo nakagamit ng color coding dito sa RCA to RCA. So ngayon ito yung gagamitin natin para mas madaling ma-identify. So ngayon simulan natin yung ating connection dito sa ating Joson Moon papunta sa ating video key player na Platinum Junior 2. So mga ka-sound, sa first step tayo, kung makikita nyo dito sa likod ng ating Joson Moon, may audio input dito, no. So dito tayo magkoconnect ng ating RCA. Tapos sa ating player naman, makikita nyo may audio L, audio R dito. So red-white din yan. So ngayon i-connect muna natin yung ating RCA to RCA sa audio input ng ating Joson Moon. So dito natin siya i-connect sa red and white. Tapos dito sa player, dito tayo magkoconnect ng kanyang dulo. So yan mga ka-sound, sa red at saka sa white din. Tapos kung makikita nyo, yung yellow na ito is going to TV na yan. Sa likod ng TV ninyo, meron dyang video na same lang din ang kulay. May color yan na yellow. Tapos nakalagay din dyan yung video. So ngayon, hindi ko na lang ipapakita yung ating connection going to TV. So ngayon, yung gamit yung yellow ninyo na RCA, i-connect nyo lang naman yan dito. Tapos yung dulo niya, i-connect nyo yan sa inyong TV doon sa likod. May kulay yellow dyan na saksakan na kagaya nito. So doon kayo magsasaksak. Tapos may video naman yan na nakalagay na instruction doon sa likod na kabitan siya ng video. So yan lamang mga ka-sounds, handa nang tumunog yung ating setup. So sa ating speaker naman, kada channel nag-connect tayo ng isang speaker. Sa channel A isa at saka sa channel B. Yung connection natin na ito is stereo mode. So mga ka-sounds, sa wireless microphone naman natin gagamit tayo dito ng PL to PL na connectors. So makikita nyo nakasaksak na yan dito sa ating wireless microphone. So yung XLR na ito na salpakan is kung may mixer kayo, pwede kayong gumamit kung XLR yung sasalpakan ninyo ng wireless microphone na ito. So ngayon, i-connect natin yung ating wireless microphone dito. Pwede kayong mag-connect dito sa player kung gusto ninyo. Kung dito kayo nakakonect is may score yan na lalabas sa inyong video okay, no, sa TV. Pero mas pipiliin ko na lang na i-connect dito sa amplifier kasi pag dito ako nakakonect sa amplifier, mas maganda yung tunog ng ating wireless microphone. So kung dito ka lang kumonect sa amplifier, wala lang score. So mga ka-sounds, nauna natin yung ating mga unit dito. So kung makikita nyo, mandar na yung ating video okay player dito. So isa sound test natin ito, lagyan ko muna ng battery yung ating wireless microphone. Sa mga ka-sounds, na-connect na natin yung ating wireless microphone na lagyan na natin ng battery. So subukan natin yung tunog niya. Check 1, 2, 3. So kung maririnig nyo, tumutunog na yung ating wireless microphone. So sa Joson Moon natin, yung kagandaan dito is may ano pa siya, no? Pwede pa natin siyang malagyan ng bass, treble sa mic niya.
So sa Joson na Jupiter, wala siyang ganito, pero makokontrol mo lang yung volume niya, may mic input siya doon. So dito, meron siyang tone controls para sa mic, mic bass, at saka mic treble, tapos echo. So subukan natin. Check. Low mic test, check. Yung kanyang treble. Low mic test, check. Low mic test. Yung bass niya. So yung echo, low mic test. Low mic test, check. Tapos may mic volume din siya dito, no? So pwedeng-pwedeng yung kontrolin yung lakas. Check. Low mic test, check. So kontrolin natin kasi nag-feedback. So ayan mga kasounds yung ating Joson Moon. So ngayon na mag-play tayo dito ng music. So mga kasounds, ito yung ating tunog sa ating video hockey player. Kasans yung kumakanta, siya yung may-ari ng Joson Moon. So mga ka-sounds, yun yung ating sound check sa ating Joson Moon sa ating video hockey player. So kayo na lang bahalang magtimpla, no, sa dito sa amin is hindi pa masyadong natimpla yung ating setup dito. Pero okay na rin yung tunog niya ng Joson Moon. So hanggang dito lang muna mga ka-sounds, sa mga bagong nag-subscribe, huwag yung kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga ka-sounds.